cuối cõi, ô mãi cùng Dios, chẳng ai un sai nu, có gan đa đồ, mong có sa la đần cõi yêu, ba vị ai un tin sai nu, ba ghi bin sa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iipag-aysa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo ang lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at ganyan din sa biyaya ng kapatawaran na kanyang inagagawad sa mga nagsisising makasalanan. Mga kapatid, upang kalakip ng ating mga kahilingan na ililuhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, ganyan din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa namang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng po may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa amin ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayong naririto upang sa pag
pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman dapat ay maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak na Jacob, ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y lagi nasa isip niya kailanman. At ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng bitin niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudiyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya ay nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya
ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya ay nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa atin po bang buhay, maitanong ko lang po sa inyong sarili. Nagsaliksik na ba ho kayo o sinerch na ho ang ibig sabihin ng inyong pangalan? No? Ako po, personally, nung una-una, no? Ang tunay kong pangalan ay Binigno. No? Ay, nung bata ako, ayoko mabanggitan ng ganong pangalan. Ang tingin ho at ang dating po sa akin para na akong matanda. Pero noong inaral at hinarap ko po yung kahulugan nung pangalang Binigno, aba, ay nagpapatawag na ako. Bakit? Kasi ang ibig mong sabihin nun, tanggalin nyo lang po yung kahulihang letra sa huli. Ano? English word, benign, which is good. No? Kaya pag ba yung pangalang kung ganito, kahirap pong gumawa ng masama. Kahirap magwalang ya. Ano? Kasi, ayun, kakabit nung iyong pangalan ay dapat yung sabihin natin ay gagawin mo rin yung sinasaad o kahulugan nung iyong pangalan. At mga minamahal kong mga kapatid, hindi ho nalalayo sa ganitong katotohanan yung ipinaparating sa atin ng mga pagbasa. No? Sa unang pagbasa, si Abraham, na dati ang kanyang pangalan ay Abram. No? Na ibig sabihin ay, kumbaga, exalted father. No? Mga minamahal ko mga kapatid, ay binago ng Diyos. Simula ngayon, tatawagin ka kitang Abraham, which mean father of a multitude. No? Ama ng lahat ng bansa o lahat ng lahi. No, mga minamahal ko mga kapatid, at maging si Jesus, sa mabuting balita, ipinakilala niya yung kanyang sarili at ginamit niya iyong pangalang ginagamit ng mga Hudiyo sa Diyos. Ako'y si ako nga. At kahit naman ho, yung kanyang pangalan na Jesus, baka ho may pangalan dito, ano, nakalintulad nung kay Jesus, pag may pangalan po kayong Joshua o Johanna, no, yun po ang katumbas nun. Ang ibig sabihin, ano, ang Panginoon ay mapagligtas. No? The Lord saves. No? Mga minamahal ko mga kapatid, sa ating buhay, no? Dito rin sa ating mga taglay-taglay na pangalan, nangungusap sa atin ang Diyos kung ano ang nararapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Dahil siyempre, nung binyaga naman tayo, tinatanggap natin yung pangalan, kagabit ng pangalan din natin bilang mga Kristiyano. At bilang Kristiyano, mga minamahal ko mga kapatid, dapat ginagawa natin yung mga gawain ng ating Panginoon dahil sinusundan natin siya. Kaya ipinapaalala sa pagkakataong ito, mga minamahal ko mga kapatid, anumang pangalan ang taglay-taglay natin, no? Ay dapat natin ho itong gawin at pahalagahan na kuminsan ho, mga minamahal ko mga kapatid, bilang tao, yung pagbibigay ng pangalan, binabasta-basta lang ho natin. Kundi kaya ay yung pagpapalit ng pangalan, minsan pinapalitan natin ng pangalan yung ating kapwa. Ano ho? Dahil ano, napagtripan. No? May kaakibat na sabihin natin panlalait. No? Yung pagpapalit ng pangalan. Sana ho, tatandaan ho natin na pagdating sa ating pangalan, it represents our identity. At pag sinabing identity, medyo personal ho yan. O sabihin natin, personal identity. At pag sinabing personal, it is being,
it's with dignity. No? May dignidad yung mga taglay-taglay nating pangalan. Kaya walang sino man ang pwedeng kumbaga humamak at magpalit lamang ng basta-basta sa kung ano yung pangalan natin na nagre-representa sa pagkatao natin. No? Kaya dapat nire-respeto. No? We must respect and honor each person's name. No? Ngayon, minamahal ko mga kapatid, dahil minsan, sa pangalan taglay-taglay din natin, nariyan, nangungusap ang ating Panginoong Jesucristo kung ano ang ating gagawin. No? At kaakibat din, mga minamahal ko mga kapatid, kaalinsabay noong pagbibigay sa atin ng pangalan na binibigyan tayo ng identity. Ano? It also represents a mission. Yung pangalan natin, kaakibat noon, may karagdagan ding mission. Kagaya ni Jesus, sa pangalan pa lamang niya, alam na kaagad kung ano yung kanyang gagawin. Magliligtas ng sangkatauhan. Personally, sa ayon pong pangalan, so syempre, kapag taglay-taglay ito, ang mission, edi magpakabait at ipakita yung kaibigitan sa kapwa-tao. Ganon din, mga minamahal ko mga kapatid, sa bawat pangalan taglay-taglay natin, meron tayong kaakibat na mission. At hindi basta humission ito. No? Kumbaga, itong mission na ito ay mula sa Diyos. It's a divine mission. At para may sa katuparan, kinakailangan ho natin na tayo sumampalataya sa nagbigay ng mission sa ating ito upang ating mapagtagumpayan. Kagaya ni Rinesus, ng pinakang misyon, iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan at kamatayan. Nagawa niya iyon, hindi lamang sa pansarili niyang lakas, bagkos sa tulong din ng kanyang ama. No? Kaya nga ipinapaliwanag niya lagi sa mga Hudiyo, no? Na ako at ang ama ay iisa, magkaugnay, nagko-communicate para sa paggawa ng misyon ng pagligtas ng sangkatauhan. Sana tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, kung hindi pa natin alam kung ano yung kahulugan ng ating mga pangalan, alamin din ho natin para mapagtanto din natin kung ano yung ating identity, no, personal identity sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, at upang malaman din natin kung anong misyon ang ibinibigay nito sa atin upang tayo ay makagalaw, makagawa sang-ayon sa niloloob ng Diyos para sa atin. Pagpalain na ba tayo ng puong may kapal ngayon at kailanman? Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sayo mo sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Nang itupay, nagpupugay sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng malakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo ito sa lupa para sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo? Kami makasalanan. Saan kami susunod? Nahas lagi kabisan. Ikaw, Jesus, ang susunda. Ikaw po ang antunga. Sino kayang usi sa di makatanungan? Sino kayang lulupig sa mim na umiral? Sa sino mang sa Diyos mula pagyamanin sa pagkikihamok lagi namin gamitin. Karos ay pipitin, kamali Irin. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kalumong talino, atas mo'y pagyamanin sa pagkikihamok lagi natin gamitin. Karos ay pipitin, kamali
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na paikinabang ay maging makasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, 11 ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Meron po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-anim, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisimula natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio.
Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Naganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay itong pag-ibig na tunay.